kaka basta con il trending di Netflix po' su Twitter, hai solo di voi, l'abbè di che ne parlo su social media. C'è yung number one trending kayo. Tapos, nasad ako, no, ang dami kasi people are quick to, alam mo na, to judge, yeah, crucify na siya agad. Dun sa issue na hindi, which is, alam naman, hindi naman na proven all. Yes, yes. How do you feel na gano'n? May mga tao sobrang sarado na yung isip nila na, judge natin. Oo, na-crucify na siya agad. One, pag ganun kasi ang lagi lang pumapasok sa isip ko, are they even real accounts or hindi ko alam, paid ba yung mga yon? Kasi ganun, kasi parang hindi ako makapaniwala for someone kung totoong sumunod siya or at least decent enough to find out about what the case is all about would jump into that conclusion, diba? Kung matalino ka, kung responsible ka. So ako, bibigyan ko ng benefit of the doubt. Are you even real? Are you paid to do this? Ganon yung nasa utak ko. Pero grabe niya i-stir yung emotions ko, kaya hindi ako nagbabasa. So ngayon yung friends, yun nga, sinasala nila. Kasi alam nila, sobrang nadidiswarten din naman ako. So magsisend ng screenshot, dun sa positive naman. So, doon mo naman nakikita yung mga positive. At dahil nga nabanggit yung katalanong na sabi nga lagi sumasakay pag may chance, di ba? Yun, isa pa siya. Pero there are other names that they're mentioning, yeah, aside from her, na parang, that's why yung dati pa. Oo, so that's, lalo nila parang nasosolidify yung accusation nila. Ayun, meron siyang record, meron siyang record. Every chance they get. Di ba, ibabalik nila yon yung mga names na yon, tapos ang tinatawag nga sa kanya, ang term na ginagamit sa kanya is serial rapist. Di ba? So, tapos yung iba naman, gagamitin na yung term na yon. Be responsible naman, alamin nyo kung ano yung case, alamin nyo kung ano yung mga hinain namin since the beginning, napatunayan namin yun, na-dismiss yan several times. Kaya, paulit-ulit kong sinasabi, sobrang shocked kami. After 8 years, ano tong nangyayari to? Ano to? Diba? So, yun. So, time niya, wala pa kami kanina. Sorry, may baka maulit yung mga ibang tanong. Anyway, ayun nga eh, after 8 years, parang it shocks. Shocked na biglang eto na ito. Ganito, grabe. Do you think, may tao sa likod nito, may gusto talagang mag-papakay doon o mag-pabalita? I'm sure mayroon. Pero yun nga, I think, ang same na sinabi ko kanina, wala din naman ako sa posisyon na sabihin. But of course, kami-kami, meron kami mga iniisip, blah, 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 ganyan-ganyan. Pero wala ako sa posisyon para sabihin yan. And baka hindi ko rin mapatunayan. So, diba? Yun. But I'm sure meron. Kumusta kayo ngayon? Kailan kayo ulit nakita? Ikaw din, kumusta ka? Kanina dinalo ko siya. Dinalo ko siya, nanalo ko siya, nagkaroon kami ng konting chance na mag-usap, ganyan. Ano siya? Hindi stable ang emotions. Sobrang happy niya na, kasi in-expect naman niya ako na makadalo kasi naka-schedule, may schedule naman. Pero yun, nung paalis na, ayun na naman, yung lungkot. Kasi kahit naman may mga kasama siya doon siyempre at magaling makisama si Bob. Magaling siya makisama pero... biglang papasok na naman yung mga fears. Umabalik yung trauma niya dati as if. Kaya sabi ko nga, nandito na kami, so lalaban ulit kami, papatunayan ulit namin. Nagdi-dismiss ulit to. Pero sana, safe lang siya. Sana safe siya. Gusto ko lang yung security niya. And siguro yun yung malaking bagay kung ba't ako emotional. Kasi iba to, iba yung hindi ko siya kasama. At alam ko na grabe yung bago mabalik yung ano niya, yung confidence niya after nung trauma, grabe. Kahit sa work niya, hirap na hirap siyang ibalik yun. So ito ngayon, na naman. Kaya mas emotional ako ngayon kaysa before. Pero ano? Kasi hindi ay siya ngayon. So, ano, may plano bang parang kalinig ko kanina, inilipat, or what? Ano? Honestly, yung bail, ako, ano na yung, honestly, ako, so yun yung tinatrabaho namin, yung petition for bail. Honestly, ako, I think he feels safer sa NBI. Hindi ko alam. Siguro kasi, nung simula pa lang,
naka-ano na sa amin, naka-alalay na sa amin yung sa NBI, sila yung kumuha ng statement namin before. Probably that. Pero so far, ano plan? Wala pa naman. So, ngayon, nag-iintay kayo yung decision sa bail niya. Yun yung... Matatagalan pa ba? So far, kumusta? Sana hindi matagal. So, yun yung tinatrabaho ngayon ng legal team. Pero, how is this affecting your marriage? Or nakaka-apekto ba? Nakaka-apekto siya na kasi... Yung talagang 8 years na yun yung time na sobrang bawi si Bo. Kasi sobrang bawi. Kaya alam mo yung umabot ka sa point na napatawag mo siya. Tapos kinasal kayo kasi... galit ako sa kanya. Galit ako sa kanya doon sa ginawa niya sa akin. Kasi sa akin siya may kasalanan. I didn't even know that I had the capacity to forgive him pa after that. Ang alam ko lang, nagstay lang ako sa tabi niya nung time na bagsak siya. Hindi mo iiwan yung ganong tao. So yun lang, pero galit ako. Dumating sa point na hindi na ako galit, napatawad ko na siya. Tapos, even more, na parang na-realize ko, mahal ko yung tao kasi mabuti siyang tao. I even married him. Masaya, bumabawi. And then this happened. So doon siya nakaka-affect kasi sana hindi na ito dumating. Kasi ito na yung chance ko eh. Na yung relationship namin is so okay. Kumbaga totoong na-rebuild na namin after that. Yung ano, na-rebuild na namin. And stronger kami. Bumalik na yung trust mo sa kanya, lahat. Yes. Tsaka alam mo na talagang tinatama niya yung pagkakamali niya. Kasi yun yung sinabi niya. Kinonfess niya sa akin yung totoong nangyari. So, parang naudot yung yung chance na isang masayang relationship dahil dito. Pero, ano naman, hanggang pa rin for him? Definitely. Ano, ikaw ngayon, ano yung state of mind mo, emotion mo? Siyempre, pinipilit kong magpaka-strong. Pero, yun nga, lagi ko sinasabi sa kanya, ang pinaka-nalulungkot ako pag-iisipin ang iiwan ko siya. Kasi hindi. Kung iiwan kita noon pa, nung hindi tayo kasal, nung nakikita kong nagiging okay ka na sa, lalabas ka na ng ospital, dapat iniwan na kita noon. Pero hindi. Kasi nakita ko yung pinaglaban mo, tapos nagawa kong patawarin ka. Nakita ko yung so yun yung lagi niya sinasabi niya, don't leave me, gano'n siya. Tapos lagi ko siya ina-assure na hanggang sa pumasok siya sa loob, lagi ko siya ina-assure na yun yung wag na wag mo isipin. Ano, babalitan ko lang, kumusta kayo ni Bong noong day na, ayun, siya na yung meeting ko, gano'ng kahirap niya? Ano yun? Nakita ko yung hirap niya. Sobrang hinang-hina na siya, lugmok na siya. Kasi nandun siya sa point na makaka-uwi ba ako? Kasi may chance nga na mukhang lalabas. Pero ako at saka yung legal team, kailangan maging strong. So never ako nagpakita ng ano nang sa kanya. Hindi ako umiyak. Pero yun, pag-uwi ko sa bahay, super lugmok. Super hagulubo, lalo na sa room namin. Anong gusto mong sabihin sa lahat ng mga tao? Sa mga bumabati ko sa kanya? Yung bumabati ko sa kanya, I think yung kagaya na sinabi ko kanina, bago nyo i-adopt yung term na ginagamit sa kanya, be responsible. Alamin nyo yung kaso, magbasa muna kayo kung ano talaga nangyari. Kasi ako, makikita naman nila, open book kami mula simula. Sinabi namin lahat.
sinet aside niya yung fear na pwedeng ikasira yun ang career niya, mas pinili niyang magsabi ng totoo, mas pinili niyang aminin yung pagkakamali niya, na nang babae siya. So parang ano pang kailangan niyo? Ang kailangan lang namin, ipaglaban, na pag nang babae ka, hindi ka dapat binubumbong. Pinagtutulungan ng maraming lalaki, nang wala kang kalaban-laban. Sagutin mo yun dun sa girlfriend mo na niloko mo. Yun, mag-away kayo, iwan ka ng girlfriend mo. Pero hindi ka dapat binubugbog. Yun yung pinaglalaban namin. So yun. Pero may mga nagbabas, siyempre marami pa rin naman nagbabasa mo naman supporta kayo po. At the same time, mukhang yung Showtime Family, Streetwise Family, ano naman sa sabi? Ano, wala akong masabi. As in, dun mo talaga makikita. Ano sila? Constant. Even before, solid na ano, support na kay Bong. Dun ko nakikita talaga si Bong kung gaano siya pumili ng kaibigan. Yung mga totoong tao. Ang talagang gusto niyang mga nakapalibot sa kanya. Ito yun. Ito yung mga sa ganitong pagkakataon, sa ganitong sitwasyon. Nandiyan sila. Kaya wala akong masabi. Sila guys, tumawag mo siya sa iyo? Oo. Nagme-message. Super, ano, mga prayers. Ganyan din. Kasi syempre, minsan di mo na alam yung comforting words eh. Pero minsan meron kang magsisend sa daily prayer. Alam mo yun. Pero minsan, mahihit ka kasi yung pala yung kailangan mo marinig or mabasa ng mga oras na yun. Ganun. Mga anak ni Bong? Meron kayong communication? Mga anak? Kasama ko sila. Kaya yun din yung worry ni Bong. Pero kailangan okay kami. Nagkapakita rin ang mga nagkakaroon. Ano ang tanya? Itong nangyayari na to, parang napupunan ng statement ng si Cedric na parang feeling niya daw ay complicated siya or something. Siya, any reaction on that? Alam niya yung totoo. Hindi ko alam kung saan siya vindicated. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niyang vindicated. Pero alam niya yung totoo. Diyos, si Bong nakahandang harapin ulit itong mula umpisa hanggang itong kasong to. Dito na kami. So, there's no other way but to face it. Sana lang safe siya sa kinatatayuan niya. Ganun lang lagi. So, yun lang yung greatest fear ko. At lalo na siya. Anong message mo ngayon? Parang pangkalakas na ito? Si Pong, lagi ko sinasabi sa kanya. And siguro yun lang din ang bibigay kong emphasis ngayon. Na hindi niya dapat iisipin kahit sandali na iiwan ko siya. Lalo na sa ganito. Pag siguro kasi talagang nandun ka sa pinakalugmok ng buhay mo, di ba? Ang iniisip mo, yung mga taong mawawala sa iyo. Mawala na yan lahat, pero ako hindi. So, iba. Kasi mula-simula naniwala ako sa kanya. Mula-simula, mas pinili niyang sabihin yung totoo. Kahit na ang kapalit nun, pwedeng iwan ko siya. Yan sabi niya yun sa'yo, matapakot siya na iwan. Lagi. Even, lalo na nung bago kami maghiwalay, nung madedetain na siya, yun yung buhos ng emosyon niya. Sabi niya, don't leave me. Iwan. And so, nagulat ako. Kaya doon ko niyakap ko siya, sabi ko, wag na isipin yan. Tanya si, sabi niya po, napatawad na raw niya si Dennis. Ikaw bang ganun din ang pinta? No? Hindi. Actually, ito yan. Sobra akong na-surprise na nagdadasal kaming gano'n. Nagdadasal kami ni Bong together. Malakas kami mag-pray. Parang yun yung naririnig namin yung message ng isa't isa. Ganyan. Yun yung sinabi niya. Lord, patawad ko na sila Denise, sila Cedric. Sana mapatawad din nila ako. Ganon. Tapos pinatapos ko lang yung prayer.
Pero pagkatapos, sabi ko sa kanya, grabe ka. Sabi ko, akala ko sa ating dalawa, ako yung mas strong yung faith. Akala ko, ako yung mas madalsalin. Pero para maisip mo pa yan, sabi ko, oh, hindi. Kasi yun nga, bumabalik ako doon sa akin ka may kasalanan. Bakit kayo? Anong karapatan nila? Sorry, kailan niya nangyari? Yung moment na nag-pray kayo? Alam mo, sabi niya sa akin, siyempre ganun eh, parang ang dami ng lumipas na taon, umabot na siya doon. Hindi ko alam kung kailan exactly, pero ako nung narinig ko, recently lang, ito yung nabuhay yung kaso. Kasi ngayon lang naman kami yung talagang malakas magdasal, na together, ganun. Kasi nga parang panibagong pagsubok, tapos parang nagulat nga kami, di ba? So parang pang-release namin, na parang naging ano namin na, na magdasal kami together. So doon ko narinig. So just recently. Temple Tali, at the end of it all, ando naman yung positive girl. Yes. Gusto ko pa rin maniwala. Kasi, yes. Na yung justice ay makukuha. Kukuha namin.